Hello mga boss, welcome uli sa ating channel. Isa na naman pong kaalaman ang ibabahagi ko sa inyo. Napaka-importante po ng topic natin sa video ng ito. Ito pong rebar grades o yung iba't ibang grado po ng bakal. Pagbibili po tayo ng bakal sa hardware, meron pong iba't ibang grado yan. Napaka-importante po na malaman natin yung mga grado ng bakal na yan. Lalong-lalo na po kung magpapagawa tayo ng bahay o kung nagtatrabaho po tayo sa construction o kaya mahilig po tayo sa mga construction topic. Kaya lang mga boss, bago tayo mag-umpisa, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna yung like. Isama niyo na rin po yung subscribe at notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una nating pag-uusapan mga boss, no, dito sa rebar grades o sa grado ng mga bakal. Ito pong nabibiling mga bakal mga boss, no. Yung kulay sa dulo ng bakal mga boss, merong iba't ibang kulay, no, na makikita pag bibili tayo ng mga bakal sa hardware mga boss, no. Merong kulay puti, merong kulay dilaw, tapos sa merong kulay green, no. Tapos may mga grade yan mga boss, no. Merong PNS grade, merong ASTM grade, no. Pag sinabing PNS grade mga boss, ito yung Philippine National Standard grade, no. Tapos yung ASTM grade mga boss, American Society for Testing and Materials grade. Yun ang ibig sabihin ng mga boss, no. Merong grade na PNS 230, ang katumbas niyan mga boss sa ASTM is grade 33. Yan yung kulay puti na dulo ng bakal. Pagbibili tayo ng bakal sa hardware mga boss, ang karaniwang binibigay ay yung kulay puti yung dulo, no. Pansinin niyo mga boss, pag bumili kayo ng bakal sa hardware, magpapagawa kayo ng bahay, yung dulo ng bakal niyan mga boss kulay puti. Ayan, no. At ito naman yung pinakamurang bakal mga boss, no. At pinakamahina yan sa tatlo, no. Yung grade 33 kasi mga boss is typically used in low rise building, no, with low loading conditions. Yung mga hindi ganong kabigatan na daladala ng mga poste, biga, mga flooring, yung hindi ganong mabigat, no. Yan yung grade 33 mga boss, no. Pag sinabi namang grade 40, ito yung dilaw. Sa mga grade 40 is typically used in medium-rise infrastructure. O yung medium-rise building mga boss, no? Karaniwan yan yung grade 40, yung kulay dilaw, no? Mas matibay naman yan kesa dun sa puti. Ngayon, itong grade 60 mga boss, ginagamit ito sa mga medium hanggang high-rise building, no? Ito naman yung pinakamatibay at ito naman yung pinakamahal mga boss, no? Ayan yung mga grade ng bakal, no? Parehas lang ito mga boss, ha? Pag sinabing PNS 230, ito rin yung grade 33. 275, grade 40 rin yan mga boss, no? 415, grade 60 rin yan, no? Itong grade 33 mga boss, ibig sabihin yan, 33 KSI. So ibig sabihin naman ng KSI is kilopound per square inch, no? Ito namang 230 is 230 megapascal. Yun yung ibig sabihin nun mga boss, no? Yung iba lang yung unit nila. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no? Since napag-usapan natin yung mga grade kanina, no? At yung dulo ng bakal mga boss, merong puti, no? Merong dilaw at merong green, no? At yung mga grade pinag-usapan natin. Sa totoo lang mga boss, merong mga weldable dyan. Merong pwedeng weldingin dyan at pwedeng hindi weldingin mga boss, no? Yung kulay puti mga boss, sa dulo ng bakal, parehas kulay puti, hindi po pwedeng weldingin yan, no? Ngayon pagka yung isang dulo mga boss, meron siyang puti, tapos sa kabilang dulo pula siya, pwedeng weldingin yan mga boss, no? Halimbawa puti siya, tapos kabilang dulo is pula, pwedeng weldingin yun mga boss, no? Tapos kung yellow siya, yung isa, tapos yung kabilang dulo naman kulay pula, o pwedeng weldingin yon, no? Tapos yung kulay green yung dulo, tapos yung kabilang dulo naman kulay pula, pwede pong weldingin yon mga boss. Kaya kung parehas puti yung dulo ng bakal mga boss, gusto nyong weldingin, huwag nyong weldingin mga boss, no? Hindi pwede yon, no?
Kaya dapat tingnan nyo muna yung dulo ng bakal, kabilaan, kung merong pula, saka pa lang kayo mag-welding mga boss, no? Kasi pag pinilit yung weldingin yan mga boss, hihina yung tibay ng bakal, no? Ibig sabihin, pag parehas puti yan, hindi pwedeng weldingin. Pag winelding nyo, pinilit yung weldingin, ay hihina po yung bakal, no? Hindi makukuha yung maximum strength ng bakal mga boss, no? Ayan yung ibig sabihin ng kulay pula. Kaya pagka may posibilidad na gusto nyong weldingin mga boss, ang orderin nyo yung pwedeng weldingin, no? Yung kabilang dulo, puti, tapos pula yung kabila, o green, o kaya pula yung kabila, dilaw, pula yung kabila, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like, isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.